na si Congressman Arnie Teves ba ay papangalanan na ng Department of Justice bilang isa sa mastermind ng Pamplona Massacre? Hindi po natin alam. Pero sa mga naging pahayag po ng ating mga otoridad partikular, ang naging pahayag nito pong si Secretary Benhur Abalos at Secretary Boyeng Remulla, bagamat hindi po nila pinapangalanan si Congressman Arnie Teves bilang isa sa mastermind officially, lumalabas po sa tinatakbo ng investigasyon at sa mga binigay po ng mga statement ng mga nasa custody na po ng ating otoridad na mga suspect, ay ang itinuturong mastermind isa rito ay itong si Congressman Arnie Teves. Panoorin po natin ang balita muna nung nakaraang araw hinggil po sa pagbanggit nitong si Secretary Remulla na 99% solved na po ang Pamplona Massacre. Sinabi ng kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves na tinotorture anila ng mga pulis ang ilang hinuling tauhan ng kongresista para raw idiin ito sa reklamong illegal possession of firearms and explosives. Yan, seryosong akusasyon po yan. Ano? Yan ay claim ng kampo ng Teves. At kung tinotorture ng mga pulis ang mga suspect na nahuli po nila, paglabag po yon sa Republic Act 9745, the Anti-Torture Act of 2009. At kung ganon, maaaring makulong po ng life imprisonment ang mga pulis. Kaya kung totoo ito, sampahan nila ngayon ito ng demanda, ang mga pulis na involved dito. Para malaman po natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Pero kung ako naman, pulis, alam ko na makakalaban ko, bilyonaryo, bakit ko ito torture yung tao? Diba, common sense yun, bilyonaryo yung makakalaban ko eh. Alam ko na kaya niyang gamitin lahat ng legal resources at his disposal. Tapos to-torturing ko yung tao para ako nagtampo sa bigas noon. O tuloy natin. Sabi pa ng kampo ni Teves, hindi siya ang inaresto ng DOJ kahapon at hindi pa rin siya uuwi. May katotohanan po yan ha. Kasi walang pinangalanan si Secretary Remulla. Pero ayon po sa mga nakuha nating impormasyon sa internet, ang tao ay yung certain Miranda. Ano? Miranda na di umano'y meron pong kaso noong 2020 pa. At ito daw po ay alleged middleman dito po sa Pamplona Massacre. O, tuloy po natin ang balita. Si Dano Tingkungko. It's 99% solved. The Degamo case is 99% solved. Ang pahayag na ito kahapon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla inalmahan ng mga abogado ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Let us go through the process. Kami naman, hindi kami humingi ng special treatment. Pero sana, patas lang. Walang bias, walang prejudice. Paano pa magpa-finding ng no probable cause yung fiscal? Sinabi na nung big boss. Parang nauulit yung bantag senaryo, no? Na yung kampo ng Teves, ang sinasabi ay katulad din ng kampo ni Bantag. Let us be reminded na ang Department of Justice is composed of several agencies attached to it. It is not necessary na porkit sinabi ng Secretary of Justice, magkakaroon na ng prejudice doon po sa mind ng mga prosecutors. Ang prosecutor or National Prosecution Service is independent body po iyan. Meron po silang general prosecutor. At yung pag-find po nila ng probable cause should not be influenced by anyone, even the Department of Justice Secretary. Ang finding ng probable cause will be based on a reasonable mind of the prosecutor that such person being suspected of a commission of a crime have committed the said crime based on testimonies on evidence na ipinresent po sa kanila. Wala pong prejudice, wala pong bias po doon. Kung sinasabi ng Secretary of Justice at Secretary of Interior and Local Government na maaaring may kinalaman itong si Congressman Arnie Teves, it reflects doon sa result of investigations na isinagawa ng ating law enforcement agency. Pero hindi pa pwedeng pakialaman ng Secretary of Justice ang determinations of probable cause ng prosecutor. Dahil eventually, ang prosecutor ang magpo-prosecute sa kaso. Kahit sabihin ng Secretary of Justice na ito ang mastermind, kung mahina naman ang ebidensya para doon sa kanilang ipo-prosecute, the case will not prosper.
Kaya bakit ipapind ngayon ng probable cause ng prosecutor kung nakikita nila na wala namang probable cause doon po sa isinampang complaint sa kanilang opisina? Oh, kaya ito, salita po ito ng mga abogado na binabayaran ng kanilang kliyente para ipagtanggol ang kanilang kliyente. Tuloy natin ang sinasabi po rito ni Attorney Topac, ay hindi, Topacio. Na solved na ito, si Tevez na mastermind. Tipid sa mga detalye si Remulla kahapon kung sino ang nahuli ng mga otoridad maliban sa pagsabing isa siya sa mga mastermind sa pagpatay kay Governor Degamo. Pero kilala raw ni Mayor Janice Degamo kung sino ito. Nang itanong ng media kung si Congressman Arnie Tevez kaya ang tinutukoy, sabi ng kanyang abogado. Ay, hindi naman siya. Kaya nga ako nagtataka kung saan ang nagagaling yung percentages. Okay, kung sinabi niyang 99% solved dahil nahuli yung isa kahapon, ibig niya ba sabihin 1% lang si Congressman Tevez? Kagabi raw. Yung senaryo nila, no, talagang pabor na pabor sa kanilang kliyente. Pag sinabing 99%, ibig sabihin hindi pa solved. Meron pang isang porsyento para i-fill yung 100%. Parang 100 pesos. Hindi mabubuo ang 100 pesos kung kulang ng isang piso. O, yun yung gusto nating ipahiwatig dito. Ano? O, ngayon, kung ipinagtatanggol nila itong si Congressman Arnie Tevez, trabaho po nila yan. Huwag po natin personalin ang mga abogado. Ano? Yan naman po, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para paharapin sa para iharap sa publiko na ang kanilang kliyente ay wala pong kasalanan. Huwag po natin silang personalin, pero sa part ng ating mga otoridad, ako naniniwala ako na sila ay nagtatrabaho lamang kung ano ang tama at dapat ginagawa ng ating mga otoridad. Hindi ako naniniwala na ito ay tanim katulad ng pinalalabas ng ilang mga vlogger at mga sumusuporta dito sa Tevez family na ang mga nakikita daw po ng mga kontrabando dyan po sa kanila ay mga tanim lamang. Unang-una, kung babalikan po natin ang Facebook video nitong si Congressman Arnie Tevez, prior doon po sa pangalawa niyang video, doon sa latest video niya, yung unang-unang video, the day after ng Pamplona Massacre, nagpaliwanag kagad siya. At in the process, doon sa kanyang pagpapaliwanag, binanggit niya doon na hintayin siyang makauwi at isusurrender niya yung mga armas na meron pa siya. Ibig sabihin, taliwas ito sa sinasabi ng mga abogado nitong si Congressman Arnie Tevez na wala na siyang armas na hindi pa na isusurrender. E mismo ang nagsabi ng armas na meron pa na dapat isurrender at hintayin lamang siya na makauwi ay si Congressman Arnie Tevez. So ituloy pa po natin ang balita dito, mga tol. Huling nga kausap nito pa siya si Congressman Tevez na hindi pa rin daw uuwi. Sabi naman ng mga abogado ng mga tauhan ni Congressman Tevez na naaresto para sa reklamong illegal possession of firearms and explosives, pinipilit nila ng mga pulis ang kanila mga kliyente na idiin ang mga Tevez. Nigel and Jason were transferred to Cebu and later on sa Bayawan. And again, for no reason, for reasons that we do not know, they left alone. Tandaan natin to, ha? Kung sino ang nag-aalegasyon, siya ang may berde ng pagpapatotoo nito. Sinasabi ngayon ang kampo ni Tevez, ng mga abogado nila, na ang mga nahuli ng ating kapulisan ay tinutorture, pinipilit ng ating mga kapulisan. Isang seryosong alegasyon na dapat nilang patunayan, hindi lamang sa kanilang mga pananalita. Ang ating otoridad nagbabanggit ng mga ebidensya na nakuha sa Tevez compound. Nagbabanggit ng mga statement ng mga nasa kustodiya ng ating otoridad na itinuturo na ang mastermind o nag-utos sa kanila ay si Congressman Arnie Tevez. Lahat po yun nakabase sa ebidensya at eventually patutunayan ng mga complainant na ito ng ating kapulisan at ng ating NBI sa prosecutor na ito talaga ang kanilang resulta ng investigasyon. Dito, sinasabi ng mga abogado, yung pangkakataon na yan, kaya sila dapat ang magpatunay na merong torture na nangyayari sa kanilang mga kliyente. Dunilo Mayagpa sa CIDG, grabe. Bakit nila kailangan ilipat-ipat? Yung pala, yung din lang is a manifestation. Eto, parang hindi abogado naman tong nagsasalita eh. Yung katuwiran nila na pamimiloso po na bakit daw kailangan ilipat yung venue sa Manila, eh simple lang naman ang paliwanag doon at yun po ay inaalaw ng rules. Kahit po tayo hindi abogado, alam po natin na nangyari na yan sa nakalipas na mga panahon.
Naalala nyo, ang Maguindanao Massacre, kung saan ang inalegasyonan ng pagpatay at nakonvict ay ang Ampatuan. Nirequest ng mga ng ating otoridad na ang venue ng hearing maitransfer sa Quezon City. O, naitransfer. Ano ang reason? Para hindi po maharas yung mga biktima, yung mga witnesses, even yung korte na hawak. At ganun din naman dito. Alam naman natin na napaka-impluensya po ng Tebes. At sila po yung subject ng seizure and confiscation ng mga armas. At kung diyan gaganapin ang hearing, baka magkaroon ng problema. Ina-anticipate lamang ng ating otoridad na hindi mangyari yung pangaharas, influence, or any other factors that might prejudice the case. Kaya tinransfer ngayon dito sa ating NCR, which is inalaw naman ng ating Korte Suprema. Kaya bakit nila palalabasin ngayon na irregular yung action ng ating otoridad? Ready of psychological or emotional torture. We cannot deny the fact that it added to psychological anxiety or perturbance on the part of my clients. May isang witness po kami na kinuha ng statement. Hindi po siya kasali sa search. Pero puro allegation tong mga abogado na to. Sana nanood kayo ng palabas ni Jim Carrey eh. Ano yung palabas ni Jim Carrey na yon? Yung Liar Liar. Para malaman kung nagsisinungaling sila o hindi. Kasi yung palabas na yun ni Jim Carrey, abogado siyang magaling eh. Pagdating sa harapan ng korte, di siya pwedeng magsinungaling kasi na-curse siya. Ano? Pagkadating niya sa harapan ng korte, sinasabi niya yung totoo, napapaganon siya. Ewan ko kung nagsasabi ng totoo itong mga abogado na to. Pero, bawal magsinungaling ang mga abogado. Nasa code of conduct nila yan. Ano, pagka sila po ay nagsinungaling, eh ground for disbarment daw po yan. Ngayon, dumako po tayo dito po sa latest na balita. Yung tungkol doon sa nahuli ng di umano yung NBI. Pero it appears na ito po ay combined effort, hindi lamang yata ng NBI. Kasi parang nag-live streaming ang isang vlogger at police stations po yung kanyang lugar na pinatunguhan. Kaya nagtataka ko bakit kiniklaim ngayon ng ating Secretary of Justice na NBI ang nakahuli dito. Ituloy po natin ang balita muna. Nasa kustodiya na ng NBI si Marvin Miranda. Yan. Nagtunuturong si Marvin Miranda. Kung babalikan po natin yung post dyan nitong si Governor Roel De Gamo sa kanyang Facebook page, meron pong vlog yung isang vlogger nung araw na nahuli po yan si Marvin Miranda. Ito po yun, no? Oh. Tutlog sa Barbasa, PNP. Good news, magbiyanan. Kay nadakpan sa barangay Marigni, ano, suspect. Okay, no? Ngayon siguro, pagpalagay natin na nadakip ang suspect, baka procedural lamang ito. Kasi ganito po yan eh. Baka NBI talaga ang nakahuli. Tapos, ang sistema kasi, halimbawa, mayroong operating elements outside the jurisdictions of the police stations at doon nahuli yung suspect. Ang gagawin ng arresting party is makikipag-coordinate yan before, during, or after. Coordinations ang tawag po doon para maiwasan ang encounter. Pero dito, baka ang nangyari, hinuli muna yung suspect, tapos saka nakipag-coordinate ang NBI for record purposes bago po nila dinala sa Manila. Baka ganun, kaya nandito po itong vlogger sa police stations. Hindi natin alam. Ngayon, ituloy po natin ang balita. Derma sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo ay sa legal counsel ni Miranda na si Attorney Eman Orseo. Pinuntahan niya ang kanyang kliyente sa NBI sa Maynila pero hindi siya pinayagang kausapin. Sinasa ilalim daw noon sa umani sikretong proseso si Miranda. Puro sila allegation, ano? Yung mga kampo ng mga suspect. Katakot-takot na negatibong allegation ang kanilang mga sinasambit sa ating otoridad. Polis, nanto-torture, nang minamimilit. Ngayon naman, hindi pinagkaloob ang karapatan ng abogado. Which is, I believe, hindi mangyayari. Kasi bakit? Kung babasahin niyo po yung Republic Act 7438, that is the right of a person under custodial investigations. The right to counsel. Kapag ako'y na-aresto, for example,
At any time of the day and night, pwede po akong kausapin sa unang pagkakataon ng aking abogado. Karapatan ko po yun. Hindi po pwedeng i-deny sa akin yun. Maliban na lamang sa mga circumstances na nagpipigil or intervening circumstances na nagpipigil sa abogado at sa ahensya na pagbigyan yung kanyang karapatan. Nangyari po yung intervening circumstances na yan during the time of pandemic. Kung naalala ninyo, hinuli si Francis Leo Marcos o Norman Mangusi nung panahon na yon, hindi kagad siya nakausap ng abogado niya sa NBI. Kasi ano ang kadahilanan? Merong pandemic. Kailangan pangalagaan ang suspect o ang akusado at the same time ang ibang mga tao. Baka magkahawaan. Dito hindi natin alam kung anong merong circumstances. Bakit sinasabi ngayon ng abogado nitong si Miranda, hindi siya napagbigyan na kausapin ang kanyang kliyente. E kung ganon, may problema sa NBI. Pero kung may paliwanag ang NBI, walang problema kung justifiable yung kanilang paliwanag. E ang tanong, totoo kaya ang claim nitong abogado, nitong si Miranda na hindi siya pinagbigyan ng NBI? Kasi ayon sa balita, inaalam pa nila kung ano ang kasagutan sa alegasyon ng abogado ni Miranda sa kanila dyan po sa NBI. Wala mong pahayag ang NBI ukol dito. Samantala, ay kinatuwa na asawa ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice Degamo ang pagkakaaresto sa Manoy Middleman. Unti-unti na raw matutukoy kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Degamo. Ayon naman kay Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, malapit nang matukoy ang mastermind sa krimen. At yan ang aabangan natin ngayong araw po na ito. Kasi sinabi nito pong si Secretary Boyeng Remulla na ngayon po sila magsasalita. We are expecting now or today na magkakaroon uli ng joint press conference ang DILG at saka ang DOJ. At sana magkaroon na po ng kalinawan sa harapan po ng publiko. After all, mag-iisang buwan na po bukas. April 4 po bukas, March 4 po nangyari at 9:09 in the morning yung pagpatay sa 9 na katao, including dyan si Governor Ruel Degamo at pagkakasugat ng 17 individual. Kaya sana matapos na po ang investigasyon ng ating otoridad at pangalanan na po nila sa harapan ng publiko kung sino-sino po ang masterminds dito po sa nabanggit na Pamplona Massacre. Yan muna ang topic natin sa umagang ito. Kayo ba, ano ba ang inyong paniniwala? Naniniwala ba kayo na merong kinalaman si Congressman Arnie Teves dito sa Pamplona Massacre o Degamo case? Paki-comment nyo naman sa ating chat area at bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabasa muna ako ng inyong mga komento. Maraming maraming salamat muna.